Yo, welcome to Pimp Your Food. Shout out sa isa nating viewer na si Jan Araniego. Nagre-request siya na gawing pampulutan yung tig 15 pesos na meatloaf sa 7-Eleven. Ayan, no. Di ko alam kung bakit specific sa 7-Eleven, no, pero wala kasing malapit na 7-Eleven dito. Kaya nagpunta akong grocery at ito ang nakita kong pinakamalapit sa 15 pesos. Bingo meatloaf, 14 pesos and 30 centavos. Kumuha ako ng dalawa. Kaya nagpainit na ako ng mantika dito, tapos iniwa ko lang ng maliliit na cubes ang ating meatloaf kasi ipiprito ko yan. Ayan. Bakit kaya napaka-specific, no? Sa 7-Eleven tayo pinapapunta ni Jan. Ayan. Anong meron sa 15 pesos na meatloaf? Ayan, iprito lang natin. Tapos, kaya ako ito ipiprito kasi gusto ko may texture ang ating meatloaf. Ayan, gusto ko crispy yung labas, tapos malambot yung loob, no? Pero kung gusto nyong crispy hanggang loob, pwede naman iprito nyo lang ng mas matagal, no, tostahin nyo, ayan, magiging crispy. Kaso, syempre, mas liliit ang ating meatloaf kapag niluto nyo or pinirito nyo ng mas matagal. Alright, kung di nyo pa nababasa yung title, gagawin natin tong meatloaf sisig. Yan. Simple lang, simpleng-simple, wag na natin pag-arbohin. Simpleng meatloaf sisig lang, no. Ang importante, may pulutan tayong budget. Alright, ayan, okay na ako dyan. Nakita nyo naman, no, crispy na yung labas, itsura pa lang. Hinango ko na. Simulan natin sa paggawa ng ating sisig. Ayan, nag-melt lang ako dito ng margarine. Tapos, ating sibuyas. Ayan. Yung sibuyas, hindi na natin masyadong papalambutin yan. Parang may texture dyan, may konti pa rin crunch. No, saglit na gisa lang. Nilagyan ko ng asin at paminta para kahit yung sibuyas natin may lasa na. Alright, yan, nilagay ko na yung ating meatloaf na naprito kanina. Konting halo lang hanggang sa makoat lang ng margarine ng ating meatloaf. Tapos season natin yan ng liquid seasoning at calamansi. Medyo matapang sa calamansi, dapat yung maasim talaga. Lasa nyo yung asim. Ganun, no. Kung wala kayo liquid seasoning, magtunaw lang kayo ng vetchin or paghaluin nyo lang yung vetchin tsaka toyo. Ayun. Hindi man the same pero close yung lasa. Alright, tapos maglalagay tayo isang pirasong itlog. Syempre, pamparami ng ating pulutan. Yan. Nilagyan ko rin ng asin paminta. Nagdagdag pa ako ng sibuyas at syempre sili para may sipa ng anghang. Ganyan lang kasimple. Meron ka ng meatloaf sisig. Now, look at that. O, diba? Maraming salamat sa nag-request si Jan Araniego. Kung meron din kayong request, lagay nyo lang dyan sa comment section. Yun lang. Bye!